Pinagsakan na ng barbell, pinagsasaksak pa ang isang lalaki sa Balamban, Cebu. Matinding galit ang tinitingnang motibo sa pagpatay. May report si Femarie Dumabok ng GMA Regional TV. Makapanindig balahibo ang pagsigaw ng isang lalaki sa Balamban, Cebu. Ang biktima, tauhan ng staff house na binagsakan ng improvised barbell ng kanya o manong katrabaho. Hindi pa nakontento, pinagsasaksak din daw ng suspect ang biktima. Ayon sa pulisya, nalasing sa pinanggalingang piyesta ang dalawa. Pag-uwi ay nag-away ang dalawa na humantong sa suntukan. Ayon sa pulisya, matinding galit ang ugat ng krimen. Actually, nung hindi pa nangyari ang insidente, meron na silang personal grudges, no? Meron silang differences, hindi siguro sila nagkakaintindihan. Pero kaya pa naman i-manage until such time na lumabas silang dalawa para mamiesta. Isinugod sa ospital ang biktima na namatay kalaunan. Patuloy ang pagtugi sa sospek. Femarie Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated. Patay ang isang lalaki sa Iloilo matapos paghahampasin ng dumbbell sa ulo ng kanyang misis. May report si John Consulta. Naging madugo magkatapos ng 30 taong pag-asama ng mag-asawa sa Saraga, Iloilo. Namatay ang 62-anyos na mister matapos paghahampasin sa ulo ng misis gamit ang dumbbell. Sumuko sa mga pulis ang misis. Ayon sa mga pulis, wala namang pinag-awayan ang mag-asawa. Nagulat naman ang mga kapitbahay sa nangyari. Hindi mo eh mabatian eh ang may gabay. Ang sweetness ang isa ka mag-asawa, akagin sa ila kahit tungkol nga hindi magkaon ng isa kung mayang isa mo. Sabi ng kapatid ng suspect, matagal nang may dinadaing na kondisyon sa pag-iisip ang suspect. 6 na araw na raw siyang hindi nakakatulog nang maayos at tila may bubulong daw sa kanya kaya nagawa ang krimen. Sa General Santos City naman, natutulog ang 16-anyos na binatilyo at kanyang ina sa kanilang bahay nang martilyuhin sa ulo. Ayon sa kanilang kakilala, nakarinig sila ng ingay mula sa bahay ng mga biktima kaya sinilip nila ang mag-ina. Duguan ng binatilyo habang nakahiga sa kama. Nasa sahig naman ang ina niya. Dead on arrival sa ospital ang binatilyo habang kritikal ang kanyang ina. Suspect sa krimen ang kuya ng binatilyo na posibleng may problema raw sa pag-iisip. Sabi ng suspect, may masamang espiritong pumasok sa kanya. Hindi raw niya maalala ang kanyang ginawa. John Consulta, nagpapalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang state of the nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.